Hello, hello everybody. Hello everybody. How are you today? I'm doing fine. How about you? Are you okay? I am so busy today. Oh, is that so, my friend? Yes, as in super duper. At hello sa lahat ng mga busy-busyhan ngayong araw na ito. Hello, at hello sa mga naka-violet. Uy, pareho tayo naka-ano, naka-maong. Yes. Taray. Wow. For the denim tayo today. True lali. Ayan, hello po sa lahat ng mga nanonood ngayon ng live. Kung gusto nyo kami makita, punta na po kayo sa Energy FM 106.7. And please, like and share. Yes, dali. Ayan, like and share na dali habang traffic ngayong araw na ito, di ba? Well, lagi naman. Akala ko nga bukas pa yung traffic eh. Di ba? Ngayong ano no, kapag Christmas season talaga, sunod-sunod ang traffic. Oo. Parang wala kang kawala kahit anong gawin mo. Ay. Yan pa naman yung mahirap magbiyahe, no? Totoo. Kasi parang bukas na nga lang. Pero tatama rin ka. Oo. I can relate. Kasi ako iniisip ko, mamimili na ako kako ng panregalo. Oo. Eh kaso nga ang traffic. Eh bala kong bumili ng panregalo sa Maynila pa. Oo. Oh, edi good luck. Wala na. Ay, daming tao, tapos daming sasakyan. Totoo. Wala ka talagang ano, pupuntahan. As yes. In. Ganern. Kaya naman hello sa lahat ng mga namimili ngayon. And hello din sa lahat ng mga nasa bahay lang. Oy, hello. Kasi naghihintay na mawala yung traffic. Eh, huwag ka na umasa. Huwag ka na umalis, yun na lang. Oh, actually, yung iba online na lang namimili ng regalo eh. At totoo. Oo, online. Nasanay na siguro sila. Actually, pandemic. Noon, hindi ko alam na merong yung nagmamark up ng presyo, di ba? Oo. Later. Later than the sunset. Ko na lang na-realize na, ah, ganun pala yun. Kaya sabi ko, ba't ang mahal ng chicken dito sa ano? Sa Grab? Talaga? Meron palang dagdag na presyo. Bukod pa dun sa delivery. Ah, talaga? Oo. Oh. Pero siguro, kasi pag kinuwenta mo, yung pagod mo, yung pamasahe mo papunta at pabalik, siguro yun din kaya may markup. Correct. Diba? Sabagay kasi kung aalis ka, mauubos yung oras mo. Oo. Tapos, pangalawa, mapapagod ka. Yes. Diba? Harag ka na pag-uwi. Totoo yan. O kaya matatempt ka pa na pumunta pa sa iba tapos mabibilin ka pa. Oo. Tapos pangatlo, ang mahal ng gasolina. Totoo. Aha, diba? So parang papunta at pabalik tapos nag-traffic pa, mas mahal ang panggas mo. Correct. Kaya mag-online so, siguro, shopping na lang talaga. O siguro kaya yung iba talagang ay, for the online talaga ako. Totoo. Ganern. Pero nasa sayo naman yan kasi may mga taong naiinip. Siyempre dahil Christmas season nga naman, ba't di tayo lumabas? Diba? Let's go. Oo. Ganon. So, lalabas talaga. Ganon. So, hello sa lahat ng mga bisibisihan, mga kumare namin. Oy, hello sa mga nag-gift wrap na dyan. Oo nga, ang aga ha, in diba? Fairness. Dati pangarap ko yun eh. Yung mapunta ko sa station ng gift wrapping. Oo. Sabi ko, ay, paglaki ko, ganito, magiging trabaho ko. Tagabalot ng ano. Ayun, tagabalot. Ngayon, gusto mo pa. Hindi na. Ang hirap. Siguro na-experience mo kapag nagbabalot ka sa mga inaanak oo, mo. Oo, no? Ang pangit ko magbalot. Marunong ka ba magbalot? Hindi din. Yung feeling ko, Graham nga eh. Grabe ka sa akin! Dati kasi sa school, pati yung kahit yung mga notebook ang nagbabalot yung nanay ko. Ah. Yung may marunong talaga sa mga ganyan-ganyan. Ay, ganun. Mga lahat ng balot. Oo. Alam, ang balot lang na gusto ko yung balot ng pagkain. Ah, just me. Yung magbabalot ka ng take out, yan. Diyan ako expert. Diba? Totoo. Ay nako. At ngayong holiday season, mag-enjoy tayong lahat. And hello din sa lahat na may mga birthday today. Oh yes, happy birthday yes. Po. Yung para bukas, i-advance na natin ngayon. Advance! Oh. Kasi holiday bukas eh. So babatiin na namin kayo in advance. Correct. Ayan. Ay, birthday din ng isa sa mga director ko sa Alta. Tama. Marami kasi yung project. si Madam Penelope. Ayan. Tita Jing, happy birthday sa'yo. Siya yung director namin sa The Witcher. Nga pala nasa Netflix na yun ah. O yan taray. Baka naman. Iba ka na talaga, girl. Yes. Kung pupunta kayo sa Netflix, pindutin nyo lang dun yung option na Tagalog. Oo. Filipino, ayan. Ay, iba. Ako yung, ay, nakalimutan ko pangalan ko actually eh. Sa dami kasi nang dinadub mo, girl. Basta yung ano, yung Dalagita, ako yun. Kalimutan ko tuloy yung pangalan. Taray. Gusto ko yung pinapanood mo, yung Korean. Yung ano nga ba yun? Nakalimutan ko na to. Put your head on my shoulder. Ayun, sa no. GMA naman yun, 5 p.m. Uy, maganda yun. Panoorin nyo. Uy, tapos na yata yun kasi 5:28 na eh. Ayan. Araw-araw naman yan, Monday to Friday. Ako naman si Momo. Ang cute!
mama. Pag nung pinanood ko, girl, nung pinanood natin, kinilig ako eh. Talaga? Oh, naisip ko. Naisip ko kasi ikaw yan. Oh, di ba bukas walang pasok? Pag ikaw hindi nanood ah, lagi ka na lang. Oo nga, nalala ko yung dati. Nakakatawa to, nag-live pa nga eh. Oh. Kaya nga. Ay, nako talaga. But anyways, ayun lang. Hi, nako. Today, pangalagaan natin ang ating mga katawan din. Ayan. Diba? At alam nyo, kung magkakape kayo, dapat yung healthy coffee. Correct. Diba? Para naman dun sa mga coffee lover, ang maire-recommend namin sa inyo ni Kumaring Sheena ay MX3 Coffee Mix. Dahil meron po itong high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits at cholesterol-free pa. Ito rin po ay low-acid coffee na may low-calorie sweetener na sucralose at hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Yan. Ay, true, Lalu. At para makasiguradong tunay, natural at original na MX3 ang inyo mabibili, siguraduhin lamang na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. Ayun. Okay? At bisitahin niyo po ang kanilang website sa mx3ph.com or tumawag kayo sa hotline 0918-888-8693. Perfect! Thank you! Mabuhay! Okay, sa mga nagkakape dyan, hello po sa inyong lahat. Ayan. Pero ngayong patapos na ang taon, kasi ito na yung last month eh. Yan. Ng buong taon, di ba? Ano ba yung mga nagbago sa buhay mo? Ano yung mga nangyari? May jowa ka ba? May makakasama ka ba sa bakasyon? O magiging malungkot yung Pasko mo kasi napagod ka na sa kanya? Ay! So pag-usapan natin yung mga taong napagod. So kahit December, kahit malamig, talagang nakipag-break pa rin sila kasi nasagad sila or napagod. Ayan. Naubos din. Oo. Sa ibang term, di ba? Alam mo, mahirap kapag naubos ka, no? Totoo. Wala ka na kasing mailalabas pa eh. Alam mo yun? Oo. Kahit saka, sa sarili mo. Correct. At saka kapag naubos ka na sa isang tao, halimbawa, ang dami nilang ginawa sa'yo masasakit, pero paulit-ulit mo siya pinapatawad. Mm-hmm. Okay, another chance. Itatawid natin to. I-save natin yung relasyon natin. Pero pag dumating sa point na naubos ka na talaga sa kanya, kahit gustuhin mo pang i-save yung katawan mo, eh hindi na kaya. Yes. Wala ka na magagawa. Parang gustuhin naman tumakbo, hindi na kaya ng mga binti mo kasi mahina na. Ah! Gusto ko ng bumitaw. Diba? Kaya bago maubos yung isang tao, sana wag niyo siyang ubusin. Mm-hmm. Diba? Kasi ang hirap ng ganong feeling. Kaya... Ay, totoo. Tsaka ang mga babae, ewan ko ay medyo bias ako dito sa part na to kasi mahaba ang pasensya ng mga kababaihan. Correct. Diba? Sa totoo lang. So kapag yan naubos, talagang ibig wala sabihin, ka nang magagawa. Yes, matindi yung ginawa mo para maubos siya. Oo. Kaya isumbong nyo sa amin yung mga jowa nyong inubos kayo. Yes! Inubos ka! Buti sana kung sasarap ka inubos. Ay! Inuo, sabi ni Key Sanzol, ako pagod na po sa kakabigay niya ng mixed signals. Ay! Mahirap yung ganyan. Mixed signals, parang consider din yun as wrong signals. Oo. Diba? Kasi kung tama yung signal na binibigay niya, hindi ka magdududa kung ano ba talaga mangyayari, para saan to. Pero kung mix, ibig sabihin halo-halo, minsan yes. Okay, minsan hindi. Oo. Kaya mix, di ba? Mahirap yung mix. Dapat oo. Isa lang. Totoo! Di ba? Tsaka nakakahilo kapag mix. Ay, oo. For the alak. Tama, tama. Di ba? Kaya dati hindi pinaghahalo-halo. Correct. May mga nangyayari talagang ganyan. In reality, yung nagpapaasa, di ba? Oo, walang assurance, Mari. Correct. Kaya ikaw, mapapagod ka rin sa kakahintay naman. Oo. Di ba? O ito siguro umasa ng umasa to ng matagal. Totoo. Pangit din yung a-acting kayo na, ay hindi, wala lang. Ikaw, feeling mo, wala lang din. Kasi ayaw mo na lumabas na nag-a-assume ka. Correct. Diba? Tama. O isumbong niyo yan sa amin, dali. Speaking of ano kanina, o, sabi ni Anime, si Siri po yata yung name ng character mo sa The Witcher. O nga, si Siri pala ako. Siri. Hey Siri. Hey Siri. Ayun. O ito pa, sabi dito, sinasabi niya mahal niya ako, tas pinaparamdam niya na gusto akong mawala. Ay. For the sad boy. Correct. Minsan diba ang sinasabi ng bibig ha, sa pinaparamdam? Oo, totoo. Kaya minsan mas maniwala ka sa paramdam kaysa sa bibig. Totoo. Kasi madaling magsalita. Correct. Diba? Kahit sabihin niya na ibibigay ko buong mundo sa'yo. Oo! Mahal na mahal kita. Andito lang ako. Pero ng mga moments na kailangan mo ng shoulder to cry on, busy ako eh. Ayan, diba? Mukha mo. Mukha mo. Mukha mo. Kaya nga.
Pero ano nga ba yung mga bagay na nakakapagpaubos sa isang tao? Actually, marami. Oo. Diba? Mauubos ka kapag halimbawang paulit-ulit kang niloloko. Ayan. Mauubos ka kapag halimbawa sinasaktan ka physically. Yes, naku. Yan, malalim yan. Mm-mm. Mauubos ka din kapag halimbawa walang binibigay na attention o time sa'yo. Ayan. Diba, napakalaga ng time. Oo. Diba, bakit ito pa ginawa kung wala ka nang pala ibibigay na oras? Correct, actually. Diba, number one. Bakit di jowain mo yung opisina mo kung doon ka lagi nakafocus? Oo. Diba, yun. Ano pa ba mga nakakaubos sa isang nakakaubos tao? Nakakaubos yung ano, parang, alam mo yung feeling mo na dinadown ka. Meron kasi mga tao na soft sila, pero medyo tough yung itsura nila, pero ayaw nila ng sinisigawan palagi. Ayun. Diba? Yung nakaka, anong tawag doon? Nakakaano ng pagkatao? Oo, nakaka-degrade? Yes! Ganon. Diba? Yung sinisinghalan mo. Walang respeto, in short. Yun. Jowa diba? Ka, diba? Hindi ka ano. Hindi ka ano. Hindi ka teacher. Teacher! Hindi naman ganun mga teacher. Basta parang in a way yung hindi ka nare-respeto na. Yes. Napaparamdam si teka, wala ka na respeto sa akin na pakikitungo mo. Correct. Ganon. Uh-oh. Parang feeling mo hawak ka na talaga niya, no? Pag mamay-ari ka niya sa leeg. Ganun. Correct. At meron pa yung sobrang possessive. Ayan. Nakakaubos yun. Totoo. Yung kada galaw mo, kailangan mo i-report. Ba't di ka nalang mag-guard? Actually, di ba? Sana naging Google Maps ka na lang din. Alam, kailangan ko nasan ka, di ba? Diba? Lahat na lang. Yung sakal na sakal ka na, ano ba? May buhay din ako. Totoo. Baka ultimo i-update ka pa ng oxygen level niya, di ba? Kaya nga, lahat na lang. Pati, isusuot ko na yung ano ko ngayon, ha? Oo. Lahat na lang. Sobrang possessive mo. Walang tiwala kapag ganun. Yes. Kapag possessive ang isang tao, walang tiwala yan. Or takot sa sariling niyang multo. Yeah, ay totoo yan. Takot sa sariling multo kasi gawain niya. Oo. Alam na galawan. Correct. No? Kaya takot. Ay! Correct. Lolo mo. Ano pa ba? Sige, i-comment niyo pa kung ano yung mga bagay na nakakaubos. Nakakaubos yung siguro kapag halimbawa, wala kayong future kasi walang plano for you. Ayan. Madalas yung mga babae dyan sumusuko. Totoo. Halimbawa, umabot na kayo 8, 10 years. Ano na? Totoo. Puti na yung buko. Ganon. Actually, isa yun sa mga dapat nyo rin i-consider, ha? Kasi you don't date na wala lang. Walang diba? Patutunguhan. Totoo. Diba, san tayo? Ano to? Oo. Ano diba? Happy lang. Happy lang tayo. Correct. So yun yung mga bagay na mauubos ka rin talaga. Correct. At marami pang iba, lalo na kapag paulit-ulit din yung yun. Ginagawa. Diba? Nag-sorry na, pero bukas, ayan na naman. Umay, diba? Oo. Tapos gagamitin sa'yo yung pinakasikat na phrase na, ugali ko to eh. Wala kang magagawa. At tanggapin mo. Yan, yun pa. Diba? Diba? Ibig sabihin, tanggapin mo yung ugali kong pangit. Oo. Yung parang, hindi ka magbabago? Oo, syempre, tama naman na sinasabi nila, huwag mo daw baguhin ng isang tao, pero kung may masamang ugali, baguhin mo! Oo! Anong huwag dapat baguhin? Diba kaya ka nga nandyan para i-guide din siya? Yes. Ibig sabihin, may ano ka sa buhay niya, may ambag ka din dapat sa pagkatao niya. Correct. Ayan, lalo na kung pangit. Isa pa yan sa nabanggit mo, na may ambag ka dapat sa buhay. So kung may ambag, dapat, diba, kung meron siyang mga gustong ituwid, hayaan mo, pinapasok mo sa buhay mo tas ayaw mong pakialaman ka. Oo. Diba, yung ikaw na lang lagi nagde-desisyon mag-isa. Nako. Ay. Tama. Totoo yan, diba? O sabi dito, nakakaubos ng pera, lalo na malapit ng Pasko, parang jowa lang. Mauubos ka din kapag may jowa kang hingi ng hingi. Totoo. Ubus na yung bulsa mo, ubus pa yung pasensya mo. Totoo. Di ba? Ang hirap naman i-turn down, no? Nako, kaya nga. Ay nako, sabi dito, nasa lahi daw nila ang manluloko, choice kaya yun, kainis. Ay totoo, anong lahi? Wala sa lahi yun. Di yan totoo. Oo. Ay, sabi ni Rocky Alex, yung performance-based daw ang salary increase. Ano to? Ito naman kaya, si Rocky. Bagong topic naman yan eh. Kaya nga, hindi yan kasali sa topic. Okay. Ayan. Gina naman daw si Maring Sheena. Oo. Ayoko talaga yung may ina-up eh. Correct. Sabi, nakakapagod yung mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo. Ayan. Tama. Totoo yan. Mapapagod ka rin kapag ganyan. Oo. Minsan yung kahit sinasabi mo na yung feelings mo, parang wala kang kasama, walang nakikinig sa'yo, parang labas sa isang tenga. Oo. Diba, walang nangyayari, kahit anong dada mo, hindi kanya pinapakinggan. Yes. Alam mo, traumatic yung ganyan ah. Mm-hmm. Lalo na yung may experience mo na umiiyak ka, tapos binabaliwala ka lang na, figurine? Wala kang pagdadamay, pagko-comfort? Oo, yung halimbawa, tipong, ang sakit-sakit na nafe-feel mo ngayon, tapos nage-express ka ng nararamdaman mo sa kanya, tapos umiiyak ka na, pero siya, walay. Yun. Wala siyang pakialam sa'yo. Mm-hmm.
in time, ano yun eh, marirealize mo na bakit ba nag-ubos pa ako ng oras sa kakasabi sa kanya ng feelings ko, eh wala naman siyang pakialam sa akin. Yes. Diba? Oh, agree. Oh, oh. Tapos sasabihin ka pa na puro ka kasi emosyon, kakapanood mo yun ng K-drama, puro ka drama. Oo. Oh, oh. Eh, parang hindi ko naman kailangan na tulungan mo ko or solusyonan natin to. Ang kailangan ko lang yung karamay. At pakinggan mo ko. Diba? Diba? Malaking bagay yun kapag alam mo na merong nakikinig yes. sa'yo. Ganun. Kaya alam nyo, sobrang dami talagang bagay ang nakakaubos ng pasensya, nakakaubos ng pagmamahal ng isang tao. Kaya huwag nyong hayaan na maubos sa inyo. Yes. At ikaw naman, kung ikaw yung naubos, ay, I feel so sad. Aww. Pero ganun talaga, pag naubos ka, ibig sabihin hindi yan worth it kasi inubos ka niya eh. Totoo. Diba? Kung noon pa lang isinave ka na niya, hindi aabot sa point na naubos ka na. Mm-hmm. Diba? Wala ka na magagawa ngayon. Totoo. The end. Correct. Ganun. Kasama rin niya yung prevention is better than cure. Parang ganyan din yun. Tama. So alam nyo na ha. Okay. For today's video, yan ating lesson for today. Yes. Ay nako. Anyways, Osha, alam ko mauubos din ang mga pera niya ngayon sa kaka-online at sa kaka-shopping. Diba? Sana wag maubos. Sana, sana. Kasi mahaba pa ang December. Hanggang katapusan pa yan. Hinay-hinay sa paggastos. Diba? Anyways, Osha, ingat po kayong lahat at sana ay may natutunan kayo. Babalik pa naman kami ni Kumaring Sheena. True. So hanggang mamaya tayo magchichikahan. Okay, tugtugan na muna tayo. Ako po, nag-iisang chicks ng radyo, walang iba kundi si Kara. At ako naman na nag-iisang pabebot na si Sheena. Dito lang sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo.